Welcome to my channel mga ka-vloggers. Sa video na ito ay mag-unbox tayo ng electronic blood pressure monitor. Iko-compare natin itong dalawang ito, kung ano ang mas maganda, kung ano ang mas mainam, at kung paano sila gamitin. Yan ang ituturo natin sa video na ito. At sa ating munting vlog ay marami kayong mapupulot kung paano natin gamitin ang ating blood pressure monitor. Gaya nitong mga brand nito. I-unbox natin siya at i-compare natin kung ano ang mas mainam sa kanilang dalawa. So guys, samahan nyo ako at subukan natin tumingin ang blood pressure monitor natin at kung paano ito gamitin. Maraming salamat mga ka-vloggers. Ito nga pala yung ating dalawang electronic blood pressure. Magkaiba sila ng brand. I-unbox natin silang dalawa. So guys, ito yung ating dalawang electronic blood pressure. Meron tayo dito isang brand ng Kopoy. Hindi ko malaman kung anong basa nandiyan, mga ka-vloggers. I-unbox natin yan. Ito namang isa natin ay meron tayong UL. Ayan. Tingnan natin yung pagkakaiba nila at kung ano ang difference sa kanilang dalawa. Kung sinong mas magandang gamitin at mas branded para sa inyo o para sa akin. So guys, tara, samahan nyo ako at buksan natin itong ating electronic blood pressure monitor at ituturo ko sa inyo kung paano natin ito gagamitin upang tayo makapagtingin o mamonitor natin ang ating mga blood pressure kahit tayo lang mag-isa. So guys, tara, i-unbox natin. Simulan natin dito sa electronic blood pressure ng Kopoy. So guys, ito yung kanyang specification. Ayan yung kanyang specification. Nakikita nyo ba mga vloggers? Ayan. Ayan yung kanyang specification. Simulan natin siyang buksan. Unahin natin siya. So guys, ito yung load niya. Meron siyang manual book. Ayan. Meron siyang manual book para sa glucose or other measurement. Siya mga ka-vloggers, unbox natin siya ha, para makita natin kung ano ang pagkakaiba nilang dalawa. So guys, meron siyang lagayan ng bag o pouch. Isa siyang medyo makulat-kulat na tela, parang payong. Ito yung kanyang manual book. Ayan, catalog. Ayan, meron siyang mga information na nakasulat dito kung paano gagamitin at paano ang dapat gawin para magamit. Ayan guys, meron siyang manual book. I-unbox natin itong ito siya mga ka-vloggers. Ito yung itsura niya. Ayan, ito yung likod niya. Ayan yung likod niya. USB, 5 volts, speaker. Meron tayong lagayan ng battery sa lalim. Ayan, apat na battery siya. Meron siya rito air tube o yung lagayan natin ng ito. Dito siya ilalagay mga ka-vloggers. Guys, ayan ang itsura niya mga ka-vloggers. Ito yung brand niya. I-compare natin siya rito sa isa. Ano ang laman nito sa loob? Ang itong ating electronic blood pressure. So guys, meron siyang laman na
manual book, pouch, itong items nito, yung equipment, at saka itong ating pang blood pressure monitor, o tinatawag nating nabatawag dito airbag, o yung palagay natin sa kamay. Meron siyang alkaline battery na pre. So guys, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya gamitin at kung anong mas mainam sa kanilang dalawa. I-compare natin sila. Dito naman tayo guys sa ating isa. Dito naman tayo sa ayan guys, Yuel brand po itong isa. Compare natin to sa isa. Meron siya rito product name or information. Ayan po. Product name, information. Ayan po siya mga vloggers. So guys, i-open na natin siya. Ito pa yung kanya mga information sa likod. Pakibasa nyo na lang. Ayan po yung mga information niya sa likod. Itong brand ng Yuel. Ayan. Ayan po siya mga vloggers. So guys, i-unbox na natin siya. I-compare natin to sa isang brand na ating blood pressure monitor. Ito po yung laman niya sa loob. Meron siyang adapter charger. Ito po. Yuel adapter charger. Para po, kung wala na po kayong battery, is maaari po natin siyang gamitin for sa kuryente. Nasaksak sa kuryente at direct po sa ating equipment. So guys, ito pa yung nasa loob niya. Meron siya nitong 2.3 cm Yuel. 22.45 cm. Okay. Meron siyang battery, alkaline battery. At ito naman po yung kanyang pouch. Magkaiba po sila ng pouch. Ito po ay soft o malambot na tela. Buksan natin tong brand na to. Ang Yuel. Tingnan natin yung ating Yuel. Sa loob ay may kasama siyang manual book kung paano siya gamitin at mga information. Ayan mga ka-vloggers. Meron din siyang certificate na kasama. Warranty card. Meron din po siyang warranty card na kasama sa loob. Ayan po. Ayan. May warranty card po yung ating Yuel brand. Meron din po siyang scan or contact customer service. Yuel. Ayan po. Siya nga po pala. Ito po pala ang ating monitor is donated po ng Singapore sa atin. Bawat staff po or bawat empleyado po rito sa aking pinagkakatrabuhan ay may free po na ganitong brand, Yuel. Tigda dalawa po kami ang free nito. Ito naman pong isa na brand na to ay nabili ko sa Lazada. Ito naman po ay donation ng Government Singapore. Ito po. Nagkatagalawa po kami rito ng mga staff na Pilipino. So guys, buksan natin yung loob niya. I-compare natin to sa isa. So guys, ito yung itsura ng Yuel. Ayan guys. Ito yung kanyang direct current or yung saksakan ng adapter. Ito. Para isasaksak mo sa kuryente at gagana na siya. So guys, ito yung saksakan ng ano ba tawag dito? Air tube connector para dito. Ayan. May battery din siya. Lagayan ng battery. Kung gusto mong ilabas o dalhin sa labas na walang saksakan ng kuryente, pwedeng battery. At kung gusto mo naman di kuryente, is pwede siyang lagyan ng adapter. So guys, ganun din tong isa. Pwede rin siyang lagyan ng
adapter o di kuryente. Ngunit USB ang gamit niya. Ayan guys, USB adapter o gamit natin sa mga cellphone. Pwede natin gamitin dito sa isang brand nito. Pero wala siyang kasama sa box. Ipuprovide na lang natin yung USB para dito. So guys, ito yung dalawa. Tingnan nyo na lang kung ano mas maganda para sa inyo. Actually, pareho naman silang maganda. Pero para sa akin, mas gusto ko itong UL. Mas gusto ko ito. Mas makinis. Parang mas matibay yung kanyang kaha. Mamaya, itatry natin siyang pandarin. So mga vloggers, nandito na yung ating dalawang brand ng ating electronic blood pressure. Titingnan natin at imo-monitor natin yung ating blood pressure. Maaari nating malaman kung ano ang ating BP sa pamamagitan ng mga device nito. Dalawang brand siya. Ito yung isang binili natin sa Lazada. Kopoy Oy Coffee. Paala na kayo dyan kung anong tawag nyo dyan mga vloggers. Ito yung isang brand na binili natin sa Lazada. At ito naman yung isang brand na donation ng Singapore government dito sa atin. Binigyan kami nito, taga-Tagalawa kami. UL. Ito ay isang brand ng UL na blood pressure monitor na registered dito sa Singapore o acceptable na gamitin siya. Meron siyang certification para gamitin dito. Dalawa yung natanggap natin ganito galing sa Singapore government. So guys, subukan na natin mag blood pressure. Malalaman natin dito kung mataas ang ating dugo or mababa. Unahin natin itong isa, itong brand na to. Siyempre, kakabit natin itong air tube. Naikabitan natin itong battery. Battery muna ang pagkaganahin natin mga ka-vloggers. Ilalagay natin itong ating pang tingin ng blood pressure. Make sure ka vloggers na 1 to 2 cm dito sa ating elbow pag siya ay nilagay. Ayan mga ka-vloggers. Make sure din na hindi siya masyadong mahigpit. May allowance siya ng mga 1 cm. Okay. Ayan mga ka-vloggers. Hindi siya masyadong mahigpit. Ayan, meron siyang mga 1 cm allowance. And then 1 to 2 cm para sa elbow natin. Ayan ang kanyang sukat ng paglalagay. Make sure din na itong ating hose ay nasa gitna o tapat ng ating pulso. Ayan, ganyan mga vloggers. Para mas maganda ang kuha natin yung BP. So guys, itry na natin guys. Medyo umuulan pa, kumukulog ngayon. Maingay sa ating labas. Subukan na natin kung tayo high blood or hindi. Relax and don't move. We will start to measure now. Systolic pressure is 121. Diastolic pressure is 93. Pulse rate is 95. According to the World Health Organization standard, your blood pressure level is mild hypertension. So guys, ayan yung ating blood pressure. Mild hypertension tayo. Is color red. Pag color red siya, it means mild hypertension. Or O-rings. So guys, tapos na natin itong gamitin. Na-check na natin yung ating blood pressure dito. Ito yung binili natin sa Lazada. Ngayon naman ay gagamitin natin itong binigay sa atin ng Singapore government
Binigyan niya pala tayo nito, taga-Tagalawa, mga staff o mga nagkatrabaho. Dalawang brand ng Newell ang binigay ng Singapore government sa amin. So guys, sasubukan naman natin siya. So guys, pasensya na kayo sa background natin. Sobrang lakas ng ulan dito. Dito sa Singapore, sobrang lakas ng kulog. Pero wala namang bagyo rito. Pati kidlat, sobrang lakas. So guys, ito yung kanyang air tube. Medyo maganda-ganda yung kanyang tela. At meron siyang sign. Ayan mga ka-vloggers. Make sure ka-vloggers na 1 to 2 inches ang layo nito sa ating elbow pag naglagay tayo, at make sure na itong hose ay diretso ang ating lagay, katulad nyan mga ka-vloggers. Okay, ilagay naman muna natin to. Ayan. Make sure din na hindi siya masyadong maigpit, may allowance siya ng mga 1 cm. So guys, ilagay natin mga ka-vloggers itong air tube. Pasensya na sa ating background, maingay kasi malakas yung ulan. Ito naman ang susubukan natin. So guys, ayan ha, medyo mataas yung ating blood pressure. Pareho lang silang same na mataas. Nakaiba lang sila sa count ng blood pressure, pero parehong mataas. Dito ay meron tayong 133 blood pressure at 98 over. At meron tayo rito 92 pulse rate. Yan guys, masyadong malakas yung kidlat at tumulang dito sa atin ngayon. Kaya medyo maingay yung background natin. So guys, pareho sila nagsasalita. Itong isa, sinasabi niya, your blood pressure is abnormal. Ito namang isa, your blood pressure is slightly high or too high. Ayan po, ang pagkakaiba nila. Pareho nagsasalita, pero ito abnormal ang sinasabi. So guys, maraming salamat sa panonood. Pareho silang mainam. Para sa akin, mas parehong mainam, pero mas gusto ko to. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, kaibigan, please like and subscribe my YouTube channel for more videos or content na ating ginagawa. Maraming salamat mga ka-vloggers.